ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Sa umaga pong ito, papuri sa Diyos Ama, Anak at Espiritu. At muli ay naatasan po tayo na ako particularly na magpakilala ng mga kapatid natin na hindi po ng Diyos Ama, Anak at Espiritu na makarating sa lugar na ito upang magbata at makilala siya ng lubos. Sa umaga pong ito, sa tanghali pong ito, mayroon po tayong ilang kapatid natin na magbabahagi. Ang amin pong tema kagabi ay tinutugon ng Panginoon ang lahat ng ating hiling sa Kanya. Na kung hindi man oo, hindi, ay maghintay. Ang una ko pong tatawagin sa tanghaling ito ay isang kabataan na nagmula sa Baliwag, Bulacan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos kay kapatid na Risa Yu. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ang Diyos! Amen! Tunay nga po kay sorpresa ng Ama na ano nga po ba, hindi ko naman po akalain na magbabahagi ako ngayon, na ngayon lang po ako nabalik. Gusto ko po ibahagi kung gano'ng kadakila ang Panginoon sa buhay natin, na ito po galak na galak ako. Paliwanag na darama ko. Dahil sa bawat araw, hindi na tayo pinapabayaan. Ano mang hiling natin, kanyang pinagkakaloob kung ito'y marapat. Sa araw-araw, sa pagkikibaka natin, sa bawat pagsubok, sa bawat pagdalisay, pag dumulog po tayo, naririnig niya tayo. Magulat na lang tayo, yung hinihiling natin, pinagkaloob niya na. Laking papuri at pasalamat ko po sa Ama. Dahil matagal man po ako hindi nakarating dito, ngunit pinatunayan niya na meron na siyang itinanim sa akin. Meron na siyang pinunla sa puso ko. Nadulot ng Espiritu Santo sa pamamagitan po ng mga salita ng mahal na Apo Honshing. Sa dating buhay, sariling kakayanan po ang pagkukuhanan ko ng lakas, sariling katalinuhan. Ngunit wala naman po ako noon. Kung kaya't ang magiging resulta noon, malulugmok lang ako, mapapagal ang katawan. Ngunit mula po nang nakilala ko siya, mula nang nagpakilala siya sa akin, mula nang tanggapin ko siya. Ngayon po, sa pagtrabaho ko, sa araw-araw, umaga pa lang inaalay ko na sa kanyang ang araw ko, na Ama, ikaw ang manguna, ikaw ang bahala. Nawa makayanan ko ang araw na to, hindi ganang akin, kundi ganang iyong Espiritu. At kay dakila nga po, totoong-totoo, na kung paano ang bawat araw ko nagiging maayos, kung paano ang bawat pagdalisay na dumadaan sa amin, nakakayanan, tumatatag pa nga at lalong lumalakas ang pananampalataya. Kaya papuri-papuri pa salamat sa Ama sa bawat pinagkakaloob niya po. Sana po lahat po tayo naririto. Manalig po tayo sa Ama, magtiwala. Sapagkat sa Kanya ang buhay natin, sa Kanya ang mundong ito.
Siya lang po ang tanging may kakayanan na iahon tayo sa anumang pinagkakadapaan natin. Siya lang ang tanging may kakayanan na ibigay kung anong marapat para sa atin. Material na bagay man, kagalingan man, solusyon man sa mga ating problema at pagdadalisay, tanging dulog po natin sa Kanya dahil Siya lang naman tanging aasahan natin sa tuwi na. Ang mga salitang ito, batid ko, hindi ko masasambit sa harapan ng maraming tao ng galang akin na hindi ko nadarama. Kaya salamat po sa Ama, isa ako sa hinango niya, na kung wala nga ako sa dahong ito, kung hindi ko siya kilala, siguro ngayon pagal na, lugmok na. Ngunit, kay dakila nga po ng Ama, ganun niya tayo kamahal. At sa maga pong ito, gusto ko pong alayan ng munting awitin ng Ama. Dulot po ng labis kong kagalakan. Minsan ang buhay parang isang laro. Minsan panalo ka, minsan ikay bigo. Buti na lamang mayroon akong kakampi. Nagsisilbing lakas ko at karamay. Kay laking pasasalamat at may isang ikaw. Handang umalalay sa bawat kong galaw. Di matatakot anuman ang dumating, basta't kasama ko'y ikaw. Lahat ay kaya kong gawin, di mangangamba kung may pagsubok man, basta't kasama ko'y ikaw. Ang lahat malalampasan, ikaw ang sundalan at ang aking tangla. Ang buhay ko'y puno ng saya, basta't kasama, basta't kasama ko'y ikaw. Minsan ang buhay parang nagbibiro. Minsan ayaw ibigay ang nais ng puso. Buti na lamang mayroon akong gabay. Nagsisilbing lakas ko at karamay. Kay laking pasasalamat at may isang ikaw. Handa umalalay sa bawat kong galaw. Di matatakot anuman ang dumating, basta't kasama ko'y ikaw. Lahat ay kaya kong gawin, di mangangamba kung may pagsubok man, basta't kasama ko ay ikaw. Lahat ay kaya kong gawin, ikaw ang nangamay at ang aking tula. Ang buhay ko'y puno ng saya, basta't kasama, basta't kasama ko'y ikaw. Ang buhay ko'y puno ng saya,
Salamat po, Ama. Tunay nga kay buti mo. Tunay nga kay dakila mo. Marami ka lang napatutuhanan sa akin. Nawa, Ama, anumang nadarama ko, anumang nakakamtan kong liwanag, makita rin, masilayan din ang bawat kong kapatid. Salamat, Ama. Papuri-papuri sa iyo. Kagalakang ito'y mula sa iyo. Galak na galak ako. Sapagkat kailanman di mo ako pinabayaan kasama ng aking pamilya. Hinihiling ko sa'yo, Ama. Sa umagang ito, buksan mo pong puso't isip ng bawat kong mga kapatid upang malamnam nila ang salitang ibibigkas mo sa pamamagitan po ng aming mahal na Apo Kunshin. Purihin ka, Ama. Purihin ka. Maraming salamat po at isang mapagpalang umaga po muli sa atin. Buhay po ang Diyos! Amen! Thank you po. Maraming salamat, kapatid. Katotohanan ang makikita sa kanyang aura, ang ligaya na kanyang nadarama sa tuwing siya napupunta sa lugar na ito. At kahit hindi siya napupunta rito, ang banal na espiritu ay lagi nakagabay sa kanya at daman-daman niya. Ang susunod po nating magbabahagi ay isang kapatid natin na nagmula sa Mapaniki. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos kay kapatid na Michelle Guevara. Buhay nga po ba ang Diyos? Na-surprise po ako, hindi ko po alam. Sabi lang po doon, nakalista ka. Ay, ano sasabihin ko, hindi ko po alam, sabi ko. Subalit, kapag po nasa Ama ka, siya po pala ang bahala. Lagi po siyang may handa para sa atin. Ang tangi pong binabatid po sa akin, ay gusto ko pong ma-share yung sa tatay ko, sa tatang ko. Noong nakaraan pong nagpunta po kami dito, di ba po nag-alay si Apo ng dalandan, dalangita, noong pong sa linggo po siguro yon. Minisay po ni Apo, hindi lang po pagkain yung dalandan, kundi po pala gamot po pala yung balat, yung katas ng balat. Eh, yung tatang ko po, meron po siyang kape dito sa gilid ng tiyan. Yung mga pamangkin ko, umuwi po sa bundok. Nung pagbalik ko, may dala silang dalandan. Sabi po ng ima ko sa tatang ko, "Hoy, asan yung balat ng pinagkainan mo ng dalandan?" "Nandun po," sabi po ng tatang ko doon sa ima ko. "Ay, gamot pala yun," sabi niya. "Katasin mo yung katas, pukpukin mo para pumiga yung lumabas yung katas." Ginawa po ng tatang ko, piniga po niya. Pinahid po doon sa kanyang nangangati. Nung pumagkapahid niya, sabi po ng tatang ko, "Ay, kaplas na, kahapde, hindi ko po alam anong gagawin ko para daw po siyang nabunin. Masakit daw po, mahapde, umiikot po sa bahay, hindi niya alam anong gagawin niya." Sabi po ng ima ko, paypayan mo, sabi po ng ima ko. De, hindi po alam kung paano niya paypayan, mahapdi daw po, mahapdi. Tiniis niya po yon, nanalig po siya. Hindi niya po binanlawan o pinunasan. Sabi po ng ima ko,
Siguro kung ako yun, sabi niya, uugasan ko na sa sobra ng update, sabi. Pero po yung tatang ko, nanalig po, hindi niya po inugasan. Kinabukasan po, kumain po siya ulit. Sabi po ng imakwa, "Hoy, ba't meron din daw yung damit mo? Para nagpahid ka na naman ng balat ng dalandan." "Bakit?" sabi niya. "May dilaw eh," sabi niya. "Oo," sabi nung tatang ko. "Kaya lang, ba't ngayon hindi na mahapte?" Sabi po niyang ganon. Sabi po ng ima ko, "Ay, purihin ang ama, tuyo na eh kayong sugat mo," sabi niya pong ganon sa kanya. Eh ngayon po, pag po kumakain niya, para na lang pong ginaganon yung balat. Okay na po siya sa ngayon po. Salamat po sa ama. Sabi nga po, manalig ka lang, magtiwala, hindi lang po balat yun. Hindi simpleng balat lang ng dalandan. Manalig ka, nagamot yun. Salamat sa ama, pinagkalob niya po yun. Yun lang mang po, sana po lahat po ng mga nananalig, hindi lang po ganyan yan, dahon-dahon. Manalig lang po tayo, walang imposible sa ama. Salamat po. Maraming salamat, kapatid. Talagang walang imposible sa Diyos. At ano man ang kanyang tinuran, manalig at yun ay matutupad. Ang susunod po nating magbabahagi ay isang kapatid nating na nagmula ng Paligi. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos kay kapatid na Lenny Clemente. Nervous ako nung sinabi yung mag-share ako eh. Ayun na po. Isang magandang umaga po sa tanghali nito. Ano nga bang hiwagang nagawa sa buhay namin ng banal na dambana? Tsaka ng banal na espiritu. Nung una po, taga rito lang po ako eh. Nung una po, hindi po namin pansin ang nangyayari po sa loob ng dito po, eh kasi po taga rito lang, hanggang sa nagpapagamot, sabi nga po nang gagamot, ganun po. Di kapag ka po nagkaroon ng karamdaman, nagpapagamot po kami, ganun po. Tapos ganun, wala na, parang ano lang po, ganun. Hanggang sa isang araw nga po, syempre maraming pagsubok. Isa rin po akong, naging pasyente rin po ako. Palagi po kasi akong nahihilo noon eh. Kung ano po, ako, bakit po laging nahihilo? Siguro po laging nag-iisip, laging nag-aalala, ganun po. Hanggang, yun nga po isang araw, nung nahihilo po ako, nakaupo po ako dyan. Hanggang sa hindi naman po ako na ano nadampian ng apo, pero siguro po sa pananalig, unti-unti po nawala yung hilo ko na yon. Hanggang sa nag-desisyon po ako na manahan na po sa dambana, yung po sa pakikinig sa araw-araw ng mga banal na salita, yun po, medyo hindi ko na po nararamdaman yung laging nahihilo, yung ganon. Yung wala na po yung pag-aalala, hanggang sa isang araw, pagsubok na naman, yun nga pong, sabi nga po ng doktor, namamaga daw po yung isang matres ko, kailangan tanggalin, pero hindi po ako minum ng gamot, pero nagpa-check up po ako, pero nagdumulog po ako sa mahal na apo, binigyan po akong dahon-dahon, inumin ko raw po sa loob ng isang buwan. Kaya ayun po, mula po noong 2007, hanggang ngayon po, nandito pa naman po yung matres ko, hindi naman po natanggal. Kaya salamat po sa banal na espiritu, sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Siguro kung wala siya, paano po kaya nga talaga? Walang dambana, walang gawain. Saan nga kaya mapupunta ang isang katulad ko na nanalig na dito ako mapapagaling. Kaya salamat po sa kanya. Hanggang isang araw, dumating na naman po isang matinding pagsubok
Nakong bilang tao po siguro eh, parang manghihina, magagalit, matatakot, ganun. Na nawala po yung kabuhayan namin. Yung nanakawan po kasi kami dyan sa bahay, pare. Pero nagtibay po ako na kahit ganun ang nangyari, alam po pong merong dahilan. Kahit ang mister ko po eh nagagalit, sabi niya bakit daw ganun nangyari sa amin. Hindi pa po siya cops noon, pero ngayon po cops na rin siya. Mula po nung nangyari yung sa amin, yun po, unti-unti ko po siyang naisasama dito. Hanggang sa nagustuhan na rin po niya at naging cops na rin po siya. Kaya salamat, salamat po at mayroong isang apo kong Ching na ginagamit ang ating Panginoon para sa mga taong nanghihina, mga katulad ko. At meron lang din po akong isang share tungkol po sa biyanan ko tsaka sa mister ko po. Kung paano po kumilos ang hiwaga ng Panginoon sa kanila po, sa amin po. Kasi po na-share na po mo ng biyanan ko yung tungkol po sa lupa lagi na pag nag-share po siya. Kasi po kabahagi po kami dun eh. Dati po, nung po kasing nangyari yun, yung mister ko po kasi lang ang naging dahilan. Bakit po yung lupa po ni tatay, kami po ang naging dahilan. Kung bakit nasukat yun, kung bakit na ano po, nabenta, ganun. Mula po noon, lagi po silang nag... Para po bang yung manok na kapag nagkita eh, yung... Ano po, yung nag-ano po, nag... Hindi naman po nag-away na, magsalita lang po, ganun. Subalit, salamat po sa Ama. Alam po nananalangin ng mister ko noon, ako, tsaka si kapatid po na Floor, na matapos na po yung away na yun, yung alitan na yun. Dahil sabi nga po minsan sa mensahe ng Banal na Espiritu, may isa, dalawa, tatlong nananalangin sa pamilya, diringgin daw po ng Ama. Kaya salamat po sa Ama. Yung biyanan ko po, nakarating din po rito dahil nga po sa, yun nga po sakit. Subalit, yung pong hiwaga na siya ang kumilos, na unti-unti po, naging cops na rin po si tatay, na kung hindi siguro siya naging cops at saka yung mister ko, siguro po hindi matatapos yung nangyari na yun. Subalit, salamat po, pareho na po silang nandito, pareho ng cops. Kaya, salamat po sa hiwaga ng Panginoon na ginawa niya po sa amin. Salamat, salamat po. Pwede po bang... Matagal ko na po. Ikaw ang pag-asa, nasa'yo ang ligaya, dahil sa'yo, Ama, buhay ko'y nabago. Anhin pang buhay kung hindi ka kapiling, mabuti pa pumana kung wala ka sa akin. Ano man ang mangyari, paglalaban ko ang pag-ibig mo, ipaglalaban ko sa lupa,
ipaglalaban ko hanggang sa kapilang salamat, Apo Conchi, sa pagsusumika, sa pagsunod sa atas, maraming salamat. Ang susunod po nating magbabahagi ay isang kapatid natin na taga San Ildefonso. Palakpakan po natin ating kapatid na si Alona Ilescas. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid, mga alagad, sa inyo po, mga kaps at sa eh. Higit po sa lahat, ang dakilang Ama, Anak at Espiritu Santo, at sa pamamagitan ng taong kinalugdan niya, ang mahal na Apo Conching. Siguro po, nagsasawa na po kayo sa akin sa pagsishare ko po. Hindi ko po talaga pagsasawang ipag-share ang kadakilan ng Ama sa buhay ko. Kasi po, napakabuti po niya. Inakay po niya ako sa tandaan kung saan naririto siya at may nabuhay. Ako po ay may sakit sa puso. Yun po ang trace ng doktor sa akin sa rheumatic heart daw po. Yun daw po isang barbula naka-daw po sa puso. Kaya po sabi niya, open heart ko, pero pinagkatiwala ko na po ang sarili ko, ang buhay ko sa Ama. Pinagkatiwala ko pong lubos sa kanya. Nalig po ako. Ngayon po, mula nung napunta po ako rito sa dambalang ito, marami pong pangitain ay pinapakita sa akin ang Panginoon. Ngayon po, nagbibiyahe daw po kami. Taga San Ildefonso po ako. Nakita ko po sa panaginip ko, sa pangitain ko na papunta po raw kami dito. Ngayon po, may pong umaharang sa aming daan. Papunta po kami rito ng aking asawa. Yung pong espiritong itim po, ngayon po, pinaglabang ko po. Sabi ko, parang awa mo na. Pupunta kami, kako, kay Apo Conching, kay Jesus Christ. Paraanin mo kami, kako, sabi kong ganun po. Ko, ngayon po, di umalis daw po yung espiritong itim na yun. Taong po, sabi niya sa akin, may tumawag pong nakadamit siya ng puti, matanda po. Sa panaginip ko, sabi niya po sa akin, anak, halika rito. Dahil sinabi kay Conching ka pupunta,
Walang makakagalaw sa iyo rong kasino. Ikaw ang pinapunta ko rin sa kanya para yun nga po, galingin niya po ako. Tapos po, binida ko po sa banal na espiritu sa katauhan ng mahal na apo kung sige yung panagin. Hello. Yun nga po na ipinahayag ko po sa banal na espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunsing yung aking pangitain po na yun. At sabi po niya, ang ama iyon, sabi po niya sa akin, upo, apo, ako, pinapunta po ay kaako niya ako rito. Tapos sabi po niya sa akin, wala daw pong makakagalaw sa akin kahit sino. Kaya po yung pong tinura ng banal ng ama, ng dakilang ama na yun na nakadamit ng puti, na matanda, na sinabi po niya sa akin, yun po ang pinagtiwalaan ko na pong lubusan. Kaya nga po, nung dumating po itong pagsubok ko na ito, na na-stroke po ako, hindi po ako nagdalawang isip, pumunta na po ako dito, dito po ako nagpadala. At hindi po ako na-hospital. Kadakilaan po ng Panginoon, pinagaling po niya ako sa pamamagitan ng kanyang kinalugdan. Ang mahal na Kunsing, yun nga po, ang sabi nga po ng doktor sa akin, napakaswerte niyo po, sabi ng doktor, ni Dr. Yumul po, na sabi niya, buti na kalakad kayo. Sabi niya, yun po ang sabi ng mahal na apo, palalakarin po niya ako. Kaya pinasasalamatan ko ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo, at saka ang banal na Espiritu sa katawan ng mahal na apo Kunsing, na ako po'y pinagaling niya po ng lubos. Marami po, napakarami pong pagdalisay na dumadating sa buhay. At hindi po ako nagdadalawang isip, basta po ang ama pong pinagtitiwalaan ko at ang mahal na apo, kung ano po ang tinuran niya, yun po ang aking pinapanaligan, na ganun lang, pagtitibay lang, laban ng laban, yun nga po ang sabi niya. Tapos po, sa pangitain ko pa po, marami po, at saka ang mahal na ina, nung kung hindi pa ako nakakarating, unabis po, hindi ko po napapanaginip itong mga ito. Ang Panginoon po at ang mahal na ina, hindi ko po napapanaginipan. Kasi po siguro makasalibutan pa po ako. Dahil puro po trabaho ang inaatupag ko. Dahil nga po gusto ko pong mabigyan ng magandang kinabukasan ng aking mga anak. Sa abot po ng aming makakayang mag-asawa, hindi po kami gumagawa ng nakakaano kami sa tao. Basta po sa kalooban niya, sa paghihirap namin, na mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Yung po pala, hindi po pala sa amin magmumula yun, kundi sa dakilang ama, na siyang nagpapala. Kaya po pala, ngayon po, pinagkatiwala kong lubos ang aking mga anak sa kanya. Dahil nga po sa ganitong kalagayan ko, na hindi na po ako makapagtrabaho ng mabibigat, na yung dati kong ginagawang nananahi ako. Kaya lubos na ipinagkatiwala ko sa ama ang aking mga anak. Yun nga po, awan ng Diyos at ng mahabaging kanyang anak na yun nga po, nakapag-aral po naman sila, nakatapos ng pag-aaral at may mga trabahong maganda naman. Pinagkatiwala ko na po silang lubusan. Ganun po, ang mahal na po Kunsing, nakita ko po sa panaginip ko na sa last supper daw po, sa gitna, siya po yung Kristo, mahaba po buhok niya, ganun. Siya po, nakita ko po siya, si Apo Kunsing po, nakadamit siya ng puti. Tapos mahaba po ang buhok niya. Ngayon po, pinento ko po sa kanya, ang sabi niya, hindi ako yun, sabi niya. Kayo po, kitang-kita ko po kayo pa ako. May kausap kayong babae, isa, hindi ko lang po mailarawan kung sino yun, sabi ko.
Ewan ko lang kung ako po yung kausap nyo na yon, pero kitang-kita ko po kayo sa last supper na kayo po yung nakadamit doon, mahaba po ang buhok nyo. Napakarami pong pangitain. Saka hindi lang po ako ang pinagaling ng Panginoon. Dinala niya po ako dito sa dambanan ito. Pati din po ang mga aking mga pamilya, mga mahal ko sa buhay, nakikinadbang din po dahil sa Panginoon. Dahil sa yung anak ko, yung apo ko po, kung alam niyo po yon, di apo ko nga lang po, hindi naman ako kasi yung ina noon. Pero sabi ko, basta yung kung ano yung sinabi ng mahal na, ng Banal Espiritu, sa katawan ng mahal na Kunching, na yung ubo po niya kasi, grabe na yung ubo niya. Narinig niyo naman po siguro noon, hirap na hirap yung bata. Siyam na buwan pa lang po iyon, hirap po siyang umupo. Ang sabi po ng anak ko, nanay, dadalhin na natin dun sa doktor, dun pa po sa private, niya dinala. Ayun nga po, gumastos pa, pero purihin ang ama. At saka sa Banal na Espiritu, si Apo lang po nagpagaling. Sa alagaw at saka bayabas lang po, saka yung itlog na may arena sa likod. Gumaling po ang bata. Kaya pinapupurihan ko po ang ama at saka ang anak at saka ang mahal na Apo Kunching. Sa kabutihan niya po sa kanyang mga kapatid, maraming maraming salamat po, mahal na Apo. Pagpalain mo po kami at panalangin na makatalima kaming lubusan sa kalooban ng ama. Maraming maraming salamat. Maraming salamat kapatid dahil sa iyong pagtitibay, nakamtan mo ang iyong kagalingan. Ang susunod po nating babahagi ng isang awitin ay ang isa po nating kapatid na Caps. Palakpakan po natin ng ating kapatid na si Ipe Esguera. Magandang umaga po sa inyo lahat. Humihingi po ako na pamanhin kanina kasi po medyo may na yung pandinig ko. Ngayon katabi ko eh tinawag ako. Siya pala ang magsisir. Amen po ba? Kanina po bago kami nagpunta dito nagkukwento kami na may bahay ko. Sabi niya, ikaw natatawag na kumanta doon sa dambana. Misan nga ikaw, kapag natawag ka uli, ako ang ipalit mo ikaw. Ako ang kakanta, sabi niya. Mahal na may bahay, palitan mo ako. Halika'y ko ako banta. Dali na, sabi mo kanina, pag natawag ako, ikaw ba tatawag? Palakpakan po natin ang aking may bahay. Forever, my darling. My promise, my promise.
that is heavenly, I fall in love again. Oh, my darling, my darling, I love you too. That is my promise, my promise to you. Salamat po mga kapatid. Nakakaingit naman. Be, nandiyan ka ba? Talaga pong nakakatuwa na mamasta ng ganong sabi niya kahit maputi na ang buhok po. Napaka-sweet pa po nila. Sana po ang lahat ng mag-asawa ay ganoon, kahit na sabi nga ko minsan nagkakaroon ng problema ay parang alon lang na pinaparaan at tuloy-tuloy pa rin ang buhay na sila ay magkasama. Congratulations po mga kapatid. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang kabataan. Palakpakan po natin ng ating kapatid na si RJ Castro.
pinagpalang, mapagpalang umaga po sa inyo lahat sa tanghaling ito. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang katakilaang nangyari sa akin itong nakaraang Lunes po. Talaga pong buhay at kumikilos sa atin ng Ama sa tuwing nilagi niya tayong gagabayan. Dito pong nakaraang Lunes, nagkaroon po ng pangyayari na naaksidente po ako. At walang hanggang papurit pa, salamat po ang inaalay ko sa Ama dahil galos lang po ang natanggap ko. Isang gasgas sa mukha at sugat sa tuhod. Kaya po, malaki po ang pagpapasalamat ko sa Ama. Dahil po meron tayong mga nakikitang ibang naaksidente, talaga pong grabe nagiging sugat nila. Nagkakaroon pa po, pumuputok ang ulo. Meron pong iba, tatanggalan po ng parte ng katawan. Talaga pong walang hanggang papurit pa sa salamat ang inialay ko sa kanya. Dahil ginabayan niya ako kahit na ito ang patotoo po sa akin ng Ama na kumikiyos talaga siya. At kung siya talaga, kapag po talaga siya ang uunahin niyo, gagabayan kanya. Nung nangyari po yung aksidente na yun, para pong may pumasok sa isip ko na sa ganitong pangyayari mo lang ba ako maaalala? Kasi po, aminado naman po ako, natatangay po ako ng makasanlibutang gawa dahil siguro po eh sa madalang po ako naka-attend dahil nagkaroon niya po ng pasok. Kung nung bakasyon po, nakaka-attend ako palagi. Ngayon nagkaroon na ng pasok. Halos tuwing magbibigil, minsan hindi pa ako nakaka-attend. Kapag ka naman po gawain, minsan may nag-aaya na sa akin, pero tinatanggihan ko pa. Pero kahit ano nga po ang mangyari, anak ka pa rin niya, gagabayan ka niya. Kaya naman po, talagang malaki po pagpapasalamat ko dahil maituturing ko na po itong ikalawang buhay. Nung nangyari nga po yung aksidente na yun, nasira pa po yung tricycle. Nagkaroon din po ng sira sa motor. Pero hindi ko na po inintindi yun. May angkas po ako na kaklasiko. Sila po agad yung inintindi ko. Tapos yung tricycle po na nakabanggaan po namin, ako pa po yung nagpaayos ng sidecar, yung tapakan po niya, nasira. Ako po yung nagpa-welding. Kasi po, kung makikipagtalo po tayo, madadala po tayo ng galit. Pag nakipagtalo pa tayo, sigurado po ako pag nakipagtalo pa, magkakaroon pa po ng hindi magandang usapan, baka mauwi pa po sa away. Tsaka alam ko naman po na wala po akong laban kasi po, may lisensya po yung kabanggaan ko, pero ako wala. Kaya naman po, ginawa ko na lang po kung ano yung tama. Kahit na alam ko pong nasaktan ako, yung tricycle driver po, hindi. Mas pinili ko po na siya na po yung tricycle niya yung ipagawa. Kapag nga po talaga may nangyari sa atin, may isang pangyayari, mayroon pong isang aral. Dito po, natutunan ko
na sa lahat ng gagawin natin, kung may pupuntahan man tayo, kasi po, aminado naman po ako, mabilis po ipagpapatakbo ko, yung parang nagkaroon po ng konting yabang, kaya po, medyo mabilis magpapatakbo ko, kaya po nung lumiko yung tricycle, hindi ko na po nagawang magpreno. At, ayun, nagkabanggaan na po. Babahagi ko rin po sa inyo nung pagdating ko po sa bahay, pagkakinwento ko po ako sa mga magulang ko to, sigurado magagalit sila kasi nasira yung motor. Pero malaki po yung pagpapasalamat ko at sinabi po nila, buti yan lang ay kayo yung nakuha mo sa aksidente na yun. Mabuti at konting galos lang. Di po nila inintindi yung motor. Sinabi po nila, okay lang yun, basta mahalaga. Ligtas ako. At yun po. Ang akala ko po magagalit sila kasi nasira ako yung motor. Pero, laki po ng pagpapasalamat ko. Dahil, mahal ako ng mga magulang ko. Ganun din naman, susuklian ko yun ng pagmamahal. Pagmamahal ng isang anak na hindi matutumbasan ng anumang material, hindi matutumbasan ng anumang halaga. Pagmamahal na yung pagmamahal na pag-aaruga sa kanila, pagtulong sa mga gawain, kahit hindi pa naman po ako nakakapagtrabaho, kaya di po ako nakakapag-abot sa kanila. Kaya, paparamdam ko po yung pagmamahal sa kanila sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanila at pagtulong sa mga gawain bahay. Sabi nga po ng mga taga sa amin, pwede na raw po ako mag-asawa. Kasi raw po halos lahat ng gawain bahay, alam ko na po. Pero, sabi ko nga po, tutulong muna ako sa magulang ko bago ako mag-asawa. Maraming salamat po. Maraming salamat, kapatid. Yan ang kabataan ng Divine Mercy. Sa murang isip niya, napagnilayan niya ang mga pangyayari sa kanyang buhay, na ang aksidenteng nangyari sa kanya ay pinapaalalahanan lamang siya na, anak, baka nakakalimot ka na pumasyal sa Dambana at alalahanin ang ating mahal na Panginoon. Ang susunod po nating magbabahagi ay isang kapatid natin, taga San Ildefonso. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos kay kapatid na Dominga Edrelin. Magandang hapon po sa inyong lahat, lalo na sa Divine Mercy, Eternal, at ang nandirito. Ako po ay tatlong taon na pong nagpupunta rito. Ako po ay isang stroke patient. 1 half body death ako noong 2001. At nung ako'y na-stroke, nakalimot po ako. Hindi ko po alam kung sino po ako at kung sino yung mga nasa paligid ko. At
Noon po, na-stroke po ako, nagkaroon din po ako ng, nabingi po ako, nagkaroon po ako ng enlargement of the heart. Ang katawan ko po ay hindi gumagalaw for 3 months. I stayed in the hospital for 4 months, 4 days. At sa panahong iyon, masasabi ko po na akala ko po noon ay hindi ako magtatagal. Kasi talagang napakahirap po yung naging kalagayan ko dahil sa talagang hindi po ako makakilos noon. Pati pagkain sa ilong ko dinadaan. Tapos po ay matagal po akong bumalik sa aking alaala. Kaya po, noong ako po ay magkamalay po, na maalaala ko po na kung sino po ako, ako po ay nagdadasal lagi at sana hindi pa kukunin ng Diyos at may mga apo ako noon na maliliit pa dahil sa iba po yung may tumitingin sa mga anak. Ako po ay nagpapasalamat at ako ay nakarating po rito noong August 11, 2010. Kaya noon pong pumunta po ako rito, nakatungkod po ako, hirap na hirap po akong lumakad. Ngayon noong nakapunta ako rito sa tulong ng aming kapitbahay, ako'y nagpapasalamat ng maraming marami dahil sa kung hindi po ako siguro pumunta rito, baka wala na rin po ako ngayon. Pero sa pagpunta ko po rito, ako'y nagpapasalamat ng marami, lalo kay Apo, Apo Kunching, sa lahat ng mga alagad, mga kaps at sa lahat ng may kinalaman dito sa paggagamot. Ako po ay nagpapasalamat ng maraming marami kasi dati rin po 9 years po ako na nakaratay sa banig. Wala lang po akong lumalabas. Naka-aircon po ako ng 9 years kaya akala ko po hindi na po ako magtatagal. Pero yung pagpunta ko po rito, nagamot po ako na sa tulong ni Apo, yung lahat-lahat ng mga humipo sa akin dito, mga alagad, sila Ma'am Beth, lahat ng mga kasamaan dito. At noon po, nung pumunta po ako rito, talagang hindi po ako makakilos na walang tungkod. Ngayon, nung sinabihan po ako ni Apo mag banyos ng 9 days, sa 5th araw ko pang nagbanyos noon, naalis na po yung tungkod ko. At tuwing may po ako ni Apo noon, gumagaan ang katawang ko. Kaya lahat yung nararamdaman ko, halos araw-araw, gumagaan ang katawang ko noon. At sa awa ng Diyos, kung minsan, nararamdaman ko rin na parang humihina ang katawang ko. Pero ang ginagawa ko po ay nagdadasal po ako, lalo sa Divine Mercy, sa Lord. At ang isip ko po laging nandito kahit hindi po ako nakakapunta rito. Kasi kung minsan po, ako ay, dahil siguro sa ako yung matanda na rin, 78 years old na po ako ngayon, kaya ako ay nagpapasalamat at ako po ay nakarating dito sa dambanang ito. At ako rin po ay malaking-malaki ang pasasalamat ko, lalong-lalo na po kay Apo Kunching, sa lahat ng mga alagad na humipo sa akin
Hindi ko po makakalimutan po noong una po akong nagpunta rito. Hindi ko po maitas itong kaliwang paa ko kung wala po akong tungkod. Ngayon noong nagbabanyos po ako, di araw-araw po akong hinihi po ng mga alagad. Araw-araw, iba-iba po. Ngayon nung si Ma'am Beth ang humawak po sa akin, siya po ang nakaano sa aking paa na ano, napag-alaw ho niya. Kasi halos hila-hila ko po noong ako po ay nagpunta rito. Eh, nung nawahakan niya ako, ewan po po kung anong ginawa ni Ma'am Beth. Parang tinanong mo niya, hinila. Katapos, tuk, sabi ka. Tapos nung kan po, maglakad na po ako ng ano, na maitaas ko na po itong paa ko. Ngayon po, itong pagpupunta ko po rito, ako ay laging nagpapasalamat. At pagmula po nung nagpunta po ako rito, 3 taon na po nakakaraan, napakarami pong pangyayari na nangyari sa akin na ikamamatay ko kung hindi ako siguro marunong magdasal at ako'y natumba na sa upuan na ano ng balakang ko. Tapos nakatayo naman ako nung upuan kasi nagdasal po ako muna bago po ako tumayo. 5 minutes po siguro hindi po ako makagalaw. Ngayon nung ano ko, nagdasal po ako kay Divine Mercy, Lord Sapo. Tulungan po ninyo ako, pamutin po ninyo ako, gusto kong makalakad pa ako. Kaya nung ako'y pumunta rito, ang sabi niya po, hindi raw naman ako na ano na pilayan. Ngayon, nadulas din po ako sa banyo. Eh yung pagbagsak ko po, akala ko po hindi na po ako makabangon. Kaya just the same po, ako'y nagdasal. Kaya nung pumunta po ako rito, talagang humina po ang katawan ko kasi akala ko na spray na ano po yung balakang ko. Pero nung paninipo po ako ni Apo, sabi naman, nabugbog lang daw yung mga muscles ko. Kaya maraming maraming salamat po. At ngayon, nakakalakad na po ako ng walang tungkod. Ano ko rin po, hindi ko rin po nakalimutan po na nung isang araw po parang ako'y mai-stroke. Dumilim po ang aking paningin. Parang hindi ko po alam kung nasaan po ako. Kaya ang ginawa ko kasi nadalawa kami ng mister po sa bahay at na, nasa school yung mga apo ko. Ang ginawa ko po nung hindi ko po alam kung nasaan po ako. Hindi, wala rin po akong makita. Tapos nung siguro after 5 minutes, naisip ko kung magdasal. Kaya nagdasal po ako na na kung maaari po gamutin pa po ninyo ako. Wala po akong mga anak na kasama sa bahay ako. At ang mister ko lang nandoon naman sa labas at papakain ng manok. Kaya siguro after 20 minutes po, parang bumalik po ang aking isip noong after na nagdasal po ako na tutulungan po ako ng Lord. Kaya noong kan po, parang lumiwanag po ang aking paningin noong po yung larawan ng Divine Mercy kasi mayroong larawan na malaki doon sa salas namin. Sabi ko, Lord, ako, gumuti na po ninyo ako, hindi po ako makakakita. Ako, malabo po ang paningin ko po nung isang araw. Kaya ngayon po, pinagdadasal ko po na bigyan pa ng liwanag ang aking mata at huwag po niya akong pabayaan na may stroke ulit parang makatulong po ako sa aking mga mahal sa buhay. Yun lang po at maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po. Isa lang po ang napulot ko sa ibinahagi ng ating kapatid. Sa bawat pagsubok na kanyang nararanasan, panalangin
yon ang kanyang mabisang sandata upang makayanan ang lahat ng pagsubok. Kanina ko pa po tinitingnan si kapatid na Magno. Inaantok na po ba kayo? Bibigyan ko kayo ng pampagising. Tatawagin ko po si kapatid na Magno Guevara. Salamat po. Tinawagan po akong muli rito upang mag-alay ng awit. Una sa ating Divine Mercy, sa ating mahal na Apo, Pinalugdan, at sa inyo mga kapatid na alagad. At lalong-lalo na sa ating mga pasyente, mga tagasunod, choir, at sa ating mga kapatid na Cup 1, 2, 3! Yung alagad cup na rin. Salamat po sa inyo. Ang awit ko pong ito ay inyaalay ko muli sa ating Divine Mercy at sa inyong lahat. Jesus ko'y pakinggan, awit ng mapanglaw na nagdulot sa isang pusong nagmamahal. Huwag mong ipagkait, awa mo'y ilawit ng abang puso kong naghihirap sa pag-ibig. Tungawin mo, Jesus, ang nananambitan, kahit isang sulyap mo man lamang iyong idampulay, sapagkat ikaw lamang ang tanging dalanginan nang puso kong sa'yo'y nabubuhay. Tungawin mo, Jesus, ang nananambitan, kahit isang sulyap mo man lamang iyong idampulay, sapagkat ikaw lamang ang tanging dalanginan ng puso kong sa'yo'y nabubuhay. Ng puso kong sa'yo'y nabubuhay. Salamat po. Alam po ninyo, ako ay buong pusong ako yung nagpapasalamat. Palagi po akong tinatawagan dito sa Banal na Lambana upang mag-alay ng awit. Ang tutuhanan po, ako po ay nararamdaman ko po ang kalakasan ng loob ko tuwing ako'y kakanta rito. Sapagkat sinabi po sa akin ng ating mahal na Apo, pag nahihilingan ka, humanta ka dahil update ko sa aking kalusugan. Salamat po, marami pong salamat. Ang awit ko pong ito ay una sa Diyos at sa inyong lahat. Giliw ko'y patinggan. Ay! Kasi paborito ay ganda nun eh. Jesus, magmula ng kita'y makilala, di na napawi sa aking alaala. At kung tayo'y magkalayo, Jesus, kung
mahal. Luhay din na napawi sa aking mga mata. At kung sa iyong dambana may dumapong ibon, Jesus, kausapin mo at ako ay aon. Nagbabalik sa'yo, humihingi ng lingap, sugatan ng puso, dibdib ko ay wasak. O Jesus kong mahal, patawarin mo ako, susuyuin kita't mamahalin magpahanggang magpahanggang libing. O Jesus ko, mahal kita habang ako'y may hininga. Ang puso ko't kaluluwa ang may-ari. Ikaw, Divine Mercy. Maraming salamat, kapatid. Nagising na po ba kayo? Ang susunod po nating magbabahagi ay udyok po ng kanyang puso na magbahagi daw po sa tanghaling ito. Palakpakan po natin ang ating kapatid na si Agring Subbilio. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. At gayon din po sa ating minamahal na si Apo Kunsing, magandang umaga rin po. Ang maisi-share ko lang po, ang pagkabay na po sa akin ng ating Panginoon sa lahat po ng aming mga pangangailangan, kami po yung kanyang tinutugon. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagmimisahay ng ating minamahal na si Apo Kunsing. Nagpapasalamat po kami sa kanya na buksan po ang aming puso at kaisipan na dumalangin, magrosaryo. Kaya salamat po sa lahat-lahat. Kasi po, ang maisi-share ko lang po, kung kami po ay nangangailangan, hindi ko po alam, pinagkakalooban po kami ng aming mga pangailangan. Ginagabayan po niya kami, kinakalinga sa lahat po ng aming mga pangailangan. Kaya ako po, hindi man po ako tatayo dito dahil wala po akong alam-alam. Eh, hindi ko po alam. Udyok at na ng Panginoon na ako'y magsalita pagpunta dito. Kaya sabi ko po doon sa kapatid ko, gusto ko pong mag-share ka ako. Magpapasalamat po ako sa ating Panginoon sa lahat pong pinagkakalob niya sa amin. Sa aming pagtitibay, pagbabata. Kahit po, hindi kami naka-attend dito araw-araw, doon po kami nagro-rosaryo sa kapatid na Desiree bawat alas tres. Kaya, salamat po sa ating pong Panginoon at sa ating minamahal na si Apo Kunsing sa pamamagitan po ng kanyang tinanggap na sa ating Panginoon, kami po ay nabuksan. Talaga pong buhay ang Diyos
dahil po ang lahat po ng aming mga pangailangan tinutugon niya. Gayon din po ako, kung di po siya magtitibay, hindi na po ako makakalakad. Kahit po ngayon pa, kahit doon, umiika-ika po ako. Pero binibigyan pa rin po ako ng kalakasan ng ating Panginoon. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa ating pong minamahal na si Apo Kunching, higit po sa lahat sa ating Panginoon. Gusto ko lang pong maghandog ng awit sa ating Panginoon. Sa palad mo iniyahandog ang buhay. Sa palad mo habilin ang puso, Panginoon, gabay at pag-asa, tayo'y handog aming pag-ibig sa nagtitiwala iyong patnubay ang dumaraing iyong tinutugon. Tayo'y tiwala sa dilim na ang buhay, sa iyong biyaya laging malaya. Sa palad mo iniyahandog ang buhay. Sa palad mo habilin ang puso, ang iyong ngalan aming iyahayag, Panginoon, aming landas ang iyong puri ang awit. Pasasalamat sa iyo'y alay. Sa palad mo ang buhay, sa palad
ng pusa. Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat po sa lahat-lahat na biyaya at kalakas ang pinagkakalob sa atin ng Panginoon. Maraming salamat. Maraming pong salamat. Tunay nga po na ang Panginoon lamang ang ating gabay at pag-asa. Maraming salamat sa lahat na nagbahagi. Ang ibibigay ko po magbabahagi sa tanghaling ito ay isang inspirasyon at hinuhugutan ko po ng lakas sa mga pagsubok po na dumarating sa aming pamilya. Una ang Panginoon, pangalawa ang Apo Konchin, at pangatlo po siya na nagpapalakas sa amin. Tinatawagan ko po ang aming Mother of the House. Papuri sa iyo, Ama, yung walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman ay di ka nawawalay. Bagkos ang iyong pag-ibig ang patuloy namin nararamdaman upang sa dako mong banal ay kapaglingkuran sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ng aming mahal na Kunching na sa amin ay binigay mo upang matutunan namin ang iyong kabanalan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ang ating Panginoon. Alam ko po, ang ilan sa inyo parang naiinip na, inaantok na, nagugutom na. Amen po ba yon? Nagugutom po ba kayo? Hindi po, syempre po, pag sinabi niyo po na nagugutom kayo, parang wala kayong narinig. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Muli ay ipagpaumanhin niyo po na ang ating mahal na Apo at Kunching ay hindi makaluwal sa oras na ito sapagkat sa atas po na ginagampanan po niya. Alam ko po na sa bawat pagbabahagi ng bawat isa ay naririnig naman po ng ating mahal na Apo at tayo nagtitiwala na ang Diyos ay buhay sa dakong ito sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching. Siyempre po, hindi nyo man nakita ang kanyang katauhan, subalit batid nyo na ang Panginoon ay naririto at nariyan lang siya. Alam po natin na hindi po tayo nawala sa paningin ng ating Panginoon. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Habang nagbabahagi po ang mga kapatid ko, sadya pong napakadakila. Salamat po kapatid na Rose. Tayong lahat po ay inspirasyon ng bawat isa sa bawat kaganapan na nagaganap sa ating buhay. Amen po ba yon? Sapagkat kung wala nga pong magaganap, walang ipapatutuo. At kung walang magaganap, hindi natin makikita kung paanong kumilos ang Diyos sa ating buhay. Amen po ba yon? At ito lang po ang ibabahagi ko po sa inyo. Karampot lang po ito na nasuri ko po sa bawat pagbira ni Satanas sa ating buhay. Alam niyo po, talaga pong bawat kaganapan, hindi mo dapat ikalugmok. Kung bilang pagkatao, maaaring sabihin mo, oo, malulugmok ka. Subalit kapag pinanaligan mo na ang Diyos ang kasama mo, daan lang sa isip mo yun na malulugmok ka, subalit hindi kikilos ang katawan mo, sapagkat ang kikilos ay ang banal na Espiritu upang lumakas ang katawan mo. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Sa katotohanan lang, ang sarap matulog sa panahon na yon. Sa panahon na ito, amen po ba yon? Subalit ako po, kagaya ni kapatid na Marie, kung paano nga po kaming nagbantay kay kapatid na Fern, yung biglang gising na manakanaka, masakit po sa ulo yon kung ikaw ay nasa pagkatao, amen po ba yon? Subalit salamat sa Ama, hanggang ngayon ay nakatindig sa harapan ninyo, naglilingkod sa ating Panginoon, kahapon hindi po kami nakaganap at tumaas ang presyo naman. Umabot po ng 160 over 100. Andiyan na po kami, palabas na po kami ng Hinukay, papuntang Pulumplasan. Bumalik na naman, takbo na naman po. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Alam niyo po ang nasuri ko? Ang kalaban po pala, sa oras na ikaw ay nasa pagdalisay, napahintulot ng ating Panginoon na ang kalaban din ang gumagawa, titingnan po niya kung saan ka mahina.
At kapag naramdaman niya kung saan ka mahina, doon ka niya ngayon pupuntiryahin. Amen po ba yun? Subalit dahil nga malakas ang ating Panginoon, malakas ang kapangyarihan, dakilang Ama, at sa pangalan ng Kristo, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, at may apo kong siya na ginagamit, na nagpapaliwanag sa atin kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng Diyos, alam niyo po, huwag po kayong patalo. Buhay mo bang Diyos? Amen po ba yun? Kasi sa akin po, ang aking pagdinilay, nagbabantayan po kami ni Taning eh. Bakit po? Sapagkat inaalam ni Taning kung saan ako mahina, inaalam ko naman kung anong gagawin niya, sapagkat alam ko na kung sino huhugutin ko, si Kristo. Buhay mo bang Diyos? Amen po ba yun? Sige, magnilay po kayo. Kapag naunahan po kayo ng dire-diretso na po yun. Mula ulo hanggang talampakan, kakabahan kayo, matatai kayo sa nerbyo. Subalit, huwag niyo po itong tutukdin. Kapag claim niyo sa sarili niyo na tinanggap niyo ang Panginoon sa dakong ito, o kahit saan dakman, na mabuti ang dulot sa inyo, huwag niyo pong ipatalo si Kristo. Buhay mo bang Diyos? Kaya, mga kapatid, sa pagkakataong ito, kung kayo man po ay antok, nainip, o ayaw narinig, alam niyo po, nakakahiya naman po sa ating Panginoon na uuwi po tayong wala tayong narinig. Amen po ba yun? Subalit kung sa oras na ito, di nyo man po masilayan ang ating mahal na Apo Kunching bilang katauhan, subalit batid nyo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kapangyarihan banal na Espiritu at ang ating mahal na Apo Kunching ay nariyan lang, lahat tayo'y malakas. Buhay po bang Diyos? Kaya ano po ang paanyaya ng ating Panginoon? Bakit po nilalayon sa tuwina na tayo'y manalig at manampalataya? Sapagkat sa pangalan lang po ng Kristo, sa pangalan po niya, pangalan pa lang po niya ay makapangyarihan na. Amen po ba yun? Sa pangalan pa lang po niya at sa magagawa ng Ama ay sobrang makapangyarihan na. Kaya sa bawat oras, sa bawat araw, ito po nagiging sandata. Bukod sa panalangin, kailangan po talaga huwag po kayong magpahalata kay Satanas na kayo natatakot. Boy, babang Diyos! Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat matinig din po siya. Matinig. Dahil alam na alam yung lahat ng gagalawin mo na alam mo ang sandata mo si Kristo, mayroon din po siyang mga gagawin na maaaring tanggalin sa puso mo si Kristo. Subalit nang dati nga po, na-proof mo na sa sarili mo na hindi lang ngayon gumagawa si Kristo sa buhay mo, at mula pagsimula ay gumagawa na sa buhay mo, hindi mo siya ipatatalo. Amen po ba yun? Buhay po bang Diyos? At yan po ang nagaganap sa kasalukuyan na sabi nga, pag nalalapit ang anibersaryo, napakarami pong pagdalisay sa mga hinirang. Amen po ba yun? Napakarami pong nagaganap, isamot sari, at hindi lang po yun. Naroon po yung, sabi ko nga po kanina sa aking isang kapatid, naku, huwag niyo akong pangitahanap kasi depressed. Kung paano ako lumalaban, sabayan nyo na lang ako. Amen po ba yun? Sapagkat kung makikita mo sa'yo na de-depress, ganito, ganyan, ganyan, maaaring gamitin din sila ng kalaban para ma-depress. Amen po ba yun? Subalit ng dahil po, matindi po, malalim ang pananampalataya mo sa ating Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na tinanggap po ng bawat isa, napakalakas po niyang sandata para makatupad, makaganap, at sa bawat araw ay huwag malis siya sa gagawin mo. Sapagkat, yan po ang katotohanan. Pinapupurihan namin ang Ama, kaming mga alipad, ang Anak, at ang Espiritu Santo sa katawan at Mahal na Apo Kunching, na kung wala nga pong nagulat at nagpauna sa aming isip at puso na kilalanin ang kapangyarihan ng ating Panginoon, hindi po ito mangingibabaw sa aming sarili. Amen po ba yun? Halit lang dahil may ginamit, may nagulat, mayroon kaming narinig, at mayroon po kaming tinago, ayon, sa oras na kailangan, mag-withdraw ka lang. Kahit hindi ka pumindot, darating yung kailangan mo. Boy, amen po ba yun? At sa huli po, ito lang po ang ibibigay ko po sa inyo. Mater man ang kumilt ang man ang gamitin sa prado maisasan lahat ng kalaban. Naniniwala po ba kayo doon? Totoo po yun. Sapag nga po, iba ka talaga, Ama, wala kang kapantay kumilos. Ang alam lang ni kalaban, gabiin kami. Subalit yung gagawin mo kung paano kami pagalakin, hindi niya kayang gawin. Sapagkat, gabiin lang kami. Subalit, Panginoon, kapag nararamdaman ka ng malapit-lapit ka na, hubugot ka na, mag-text ka na doon sa text na humingi ng panalangin sa pag-upo. Adamakap, mag-
akin kayo. Bawat isa ay dinudul. Kaya kapag oras na gumawa po ng nakaraan ng ating Panginoon sa dalisay, sa gusagul, kapagdalisay, at gumamit siya ng isang tao na magpapagalak sa iyo, sigurado yun, hindi mo na maiisip yung pinagdaanan mo. Boy mo bang Diyos? Nararanasan niyo ba yun? Totoo po yun. Kaya, marapat lang po na tayong lahat, mga kapatid, huwag po nating iwawaglit sa ating isip, sa ating puso, ang kayang gawin ng ating dakilang Ama. Sa pangalan lang po ng Kristo, kapag ginamit niyo po ng buong katapatan, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at sa bawat aral nating mahal na Apo Kunching, kung ito po ay natipon sa ating puso at sa ating isip, alam niyo po, napakabilis po. Napakabilis pong kumilos at humawi ng mga sagabal sa daraanan mo. Boy po bang Diyos? At yan po ang kasalukuyan, sabi ko nga, sabi po ng aking kapatid na Pearl, Mother, hindi ka na natutulog. Sabi ko, ikaw hindi rin natutulog. Bakit alam mo hindi ako natutulog? Amen po ba yun? Sabi ko, matulog ka. Matulog ka. Relax mo yung isip mo. Sabi kasi kapat na Pearl, si kapat na Marie po ang nagbantay nung nakaraan na maghapon. Sabi ko, relax mo lang. Huwag mo kong alalahanin, hindi ako natutulog. Eh, paano po? Ay, kayang-kaya. Sapagkat, bakit po nakakaya? Ang dami po niyang dumudulog, oh. Ang dami-daming dumudulog. Lalo na itong ating mahal na Apo Kunching. Sa pamamagitan ng pagdulog ng ating mahal na Apo Kunching at sasabayan pa po natin ng tamang gawa, sigurado hindi tayo iwanan ng ating Panginoon. Buhay po bang Diyos? Kaya sa bawat araw, hindi mabakas ang hirap, hindi mabakas ang puyat, hindi mabakas na ikaw ay nanlulupaypay. Eh, po ba yon? Kaya sabi ko nga, ang bait mo talaga, na igagalaw ko bang aking mga paa, nagagawa ko ang lahat na dapat gawin, pero wala akong nararamdaman na pagod. Ano po ang sekreto? Tanggalin niyo po yung mga alalahan niyo sa isip niyo, sa puso niyo, at huwag niyo isipin niyo sa susunod pang panahon. Yung ngayon muna, isipin niyo, at hintayin niyo ang gagawin ng Panginoon, hindi mapapagal ang isip niyo. Maniwala po kayo, at sapagkat, ganyan po ang nagaganap sa akin, halata po ba ako walang tulog? Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Napakabuti po na ating Panginoon, sapagkat, sabi nga ating mahal na Apo Kunching, pinadadanas lang po sa amin lahat ng pinagdaanan po niya. Pero siyempre po, iba po ang pinagdaan natin mahal na Apo Kunching. Sa amin po, alam ng Panginoon na mild lang po ang ibibigay sa amin sapagkat hindi po kami isang Apo Kunching. Amen po ba yun? So balik tayong lahat po, nang dahil may nauna na, na nagpakatibay sa ating Diyos, ang ating Kristo, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, gumamit ng tao, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, at ngayon ay pinalawig na sa ating lahat para kampinada ng kapangyarihan ng Diyos para tayong lahat ay makinabang. Amen po ba yon? Nalulungkot po ba kayo? Hindi na. Huwag na po kayong malungkot. Sapagkat, syempre po, lagi sa tuwi na ang sinasambit na ating mahal na Apo Kunching, sa tuwi na po isinasabi niya ang sa Kanya. Kundi, sa tuwi na ang ating papurihan at pasalamatan ng ating Panginoon na yun ang unang nakagagalak sa ating mahal na Apo Kunching. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Kaya hindi man po sulumuwal, hindi man po siya humarap sa inyo, subalit ang pagdulog at pagtupad po sa kanyang atas, sa kanyang Panginoon, ay isang kaparaanan na bandang huli ay tayo po ang makikinabang na lahat. Amen po ba yon? Maniwala po kayo na sa dahong ito, walang tumutupad na pagkatao, kundi lahat po ay pinaghaharian natin banal na Espiritu upang tayong lahat ay makaganap at makatupad sa kabila ng mga pinagdaraanan. Nawa po ang may mga karamdaman, lumaban po kayo. Huwag niyo pong ipagamit ang isip at puso niyo sa nararamdaman niyo. Amen po ba yon? Sapagkat kapag ito na-capture ang isip niyo, na-capture ang puso niyo sa nararamdaman niyo, lalo niyong mararamdaman yung sakit. Amen? Kaya kailangan po, yung masakit na nararamdaman niyo sa katawan niyo, may isip pa naman po tayo, i-rechannel niyo po. I-rechannel niyo po sa kalooban ng ating Panginoon at mawawala po yon para lang dumaan na hangin. Amen po ba yon? Buhay po bang Diyos? Totoo po yun. Sapagkat ang ating Panginoon, alam na alam po natin na hindi siya magpapabaya. Alam na alam po natin na kapag sa isang pamilya may nararamdaman ng hihina, mayroon siyang itatapat na malakas. Pag sa isang pamilya, hindi niya pahihintulutan na mahina lahat, sigurado may malakas. Alam ko po, alam ng mga kapaalagad ko yan. Lalo sa mga nagaganap sa bawat pagsubok na iba-ibang mukhang pagsubok lang po. Subalit,
Kapag ikaw ang ipinaging dapat ng ama na maging malakas, panindigan mo nang malakas ka para ilan man ang gamitin ng kalaban, hindi ka niya magapi. Buhay mo ba ang Diyos? Sapagkat sa isang katawan, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang kapangyarihan ng ama at ng anak ay magkasama. Amen? Kaya malakas. Kaya kung kiniklaim mo sa sarili mo na ikaw ay maaaring gamitin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, ano man ang karamdaman niyo po sa oras na ito, kung tuwiran na ang dakong ito'y pinanalig at pinagtitiwalaan yung binababaan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa katauhan ating mahal na Apo Kunching, alam niyo po na kanina pa nasa tabi niyo. Nung kayo po ay medyo na inaantok niya, kinakalabit kayo, hindi niyo naramdaman. Nung kanina medyo nagugutom kayo, hinahaplos yung inyong mga tiyan para hindi kayo magutom. At kanina na kayo naiinip, sabi ng Panginoon, hayaan mo silang nasa loob dahil ayaw ko silang mabasa. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya nawa po mga kapatid, mamaya po, pagkatapos po nito, maaari kayong pumila, nakagaya po ng dati, nasa kapangyarihan ng ating Panginoon at pahintulot ng ating mahal na Apo Kunching, ang bawat isa ay magbagagawad po ng banal na bendisyon para sa inyo, para umuwi po kayong may galak, payapang isip, at tuwirang nakamtan ang galak sa kabila na hindi man po namin napantayan ang pagtupad ng ating mahal na Apo Kunching. Subalit, kung tinanggap niyo po ang ating Panginoon, parang si Apo Kunching na po ang humarap sa inyo. Muli, maganda umaga at maraming salamat. Maraming salamat sa lahat na nagbahagi. Gaya po ng nasabi ng ating kapatid na Marisa, pumila ng ito. Tangkilin niyo po na kayo ay hahaplusin ng ating banal na Espiritu.